Guys, good morning. This is me, Miss T. Welcome back to my channel. Today, saan tayo? Where to? Santo Niño. We're going to Magellan Santo Niño Church and Magellan's Cross and SMC side. With Clarky, our friendly tourist guide. Hi. And Mommy. This is our last day in Cebu. Tomorrow, babalik na tayo sa Ciudad. Samahan niyo ako today sa part 3 ng ating Cebu Trip 2022. For those of you na hindi nakanood ng mga previous videos, this is my first time to be in Cebu. Today, dire lang tayo sa city maglingaw-lingaw. First up is SM Dapat City Cebu. Dapat kumita na channel ko para meron na akong taga-camera. Yan nga. Hanging rice. Rice? Hanging rice. Hanging rice. Hanging rice? Yes, hanging rice. They call hanging rice. Hindi tayo yung kanin. Dito na sa Sibuya nangyayari. Hindi ka pala kakain. Magbabayad si Madam Mami ng insurance ni Kuya. Mas okay yung video natin. Maybe, kasi mas kailangan sigurado tayo. Kaya kailangan mag-insurance. Kami. Nasaan ba yun? Ganda lang meron kami. Wala kami yung tema. Doon daw. Second floor. Yes, second floor. Ang banda. Akyat ulit. Akyat. North wing. Isa pa. Our destination. Oh, we arrived. Coco Life. Yan, papasok na kami dyan. Later ulit, guys. Bayad si Madam. Ayan, nag-inisip kung saan pupunta. Ayan. Ayan, sige na, go! Diyan ka lang. Gutom ng ating tourist guide. Gutom ng ating tourist guide. Mami! Lalasang kami. Wala diet. No diet for today. For today's video, there is no diet. No diet. Cheat day every day. Ang lemon. I'm done. Lemon. Lemon pa rin. We are fasting. Fast eating. Fasting, fast eating. Diet pa yan ah. Oh. Dinanggal pa yung mga ibang plate dyan. Pauwi na tayo after 2 hours ng pagtambay dun sa restaurant. At Chika Chika. So ngayon, we are going to the parking lot to go see Santo Niño Church and yung Magellan's Cross before we end our Cebu trip. This is the end of our SM City tour.
Ayan, so andito tayo ngayon sa papunta sa Santo Niño Church dito sa Cebu kasi sabi nila sa akin hindi pa daw makomplete ang aking Cebu trip kung hindi tayo pupunta doon. So ayan. Our second stop is the Magellan's Cross and the Santo Niño Church. Sabi nila, it is a must to visit these places because these are historical landmarks. This is the Magellan's Cross. This cross of Tindinuhud encases this original cross planted by Ferdinand Magellan on this very site, April 1521. So kung iintindihin natin ang inscription, there's a cross within the cross. Yun daw yung dinala ni Magellan nung pumunta siya dito sa Pilipinas. Ayan. Let us now enter Basilica Minor del Santo Niño de Cebu or just Santo Niño Basilica for short. There's an ongoing mass nung pumunta kami so bawal talaga mag-picture at mag-video but kumuha tayo ng palihim. Sayang ang visit. It is believed that this place is the exact same location where the Santo Niño de Cebu was found. Sinasabi nila na yung Santo Niño de Cebu and the Magellan's Cross is the oldest Christian artifact in the Philippines. According to history, the Santo Niño was gifted by Magellan to Raja Humabon and his wife when they converted to Christianity. This is the glimpse of the inside of the basilica. You can see grand chandeliers and a very beautiful ceiling mural depicting Bible stories and Roman Catholic sceneries. Mahuhuli tayo ng pulis sa pagtawid sa kung saan-saan. Yan. Yeah. Mali kasama natin yung ano. Pag mahuli ka, tapos hindi marunong magbisaya, hindi marunong magtagalog, patay. Iiwan ka ng pulis kasi nga. For today's video, pupunta kami sa Plaza Miranda. Ay. Plaza Independencia. Independencia. With the friendly tour guide, Clarky. Ayan, dito tayo sa Plaza Independencia. Dito tayo sa M. Cuenco Street. Tatawid na tayo, only 10 seconds. No. 10 seconds only. Grabe. Ayan, wait lang. Sige. No problem. Sabi mo, Mami, ang sarap dito tumambayang. Ang sarap dito, maybe yung nagaligaw-ligaw ka lang. And then after yan, pag nag-boyfriend na away ako na yan. Ito yung Filipino kanya, Japanese Memorial. So, lapit tayo. This memorial is dedicated to the Filipino and Japanese war dead during the last war. Ano sabi niya, time has taught us a lesson that no gains have been achieved by victories in war. On the other hand, peace has brought about love and brotherhood amongst the peoples on this earth. It is therefore our hope that there shall be no more wars in the future to
come upon us and that everlasting peace shall ever reign on this earth. Amen. Peace on earth. We're leaving Plaza Independencia and ayun, nakapagparo-paro din na ang team paro-paro and yon, this will be the end of our Cebu trip. Bukas fly back na tayo sa ating destination siyudad. Thank you Cebu. Thank you. Hanggang sa uulitin. Thank you kuya. Welcome. Thank you. Thank you, Manong. Thank you, Manang. Thank you, Don Isidro. Travel while you can. And July. And ano pa? This is Mimi Teen na nagsasabi, no matter what you're going through, life is terrific, so keep smiling. Ciao! But wait, there's more. Ayan, gala-gala lang. Last night here in Cebu with Mommy and Clarky. Ayan, for the teka lang mami. For today's video. Ay! Wasan tayo, Mi? What do you call this place? Larsan. Larsan. Street food. Street food na Cebu. There. Saan ba yun? Ito, bo. Daming tao. Ayan, puno siya. Ang hirap maghanap ng parking space. Ayan. Oo nga. Ito, parking. So dito sa Larsan, pipili tayo ng mga ipapaihaw natin at kakainin natin in a while. Sulit na sulit ang bakasyon, walang ginawa kundi lumamon. Medyo mahaba ang pila to pay, pero okay lang. Sabi nila sulit daw ang food trip. At syempre, hinahantay pa naman natin yung ibang family members. Ayan. After ng unlimited seafood, dito na naman. Wala na, bitayan na to. For today's video, tapos na tayong tumibog. Say hi to the vlog, clients! Hello! Hi! Pupungita yan, bumalik. Babalik tayo dito sa Larsan. Larsan, Cebu. Sugbo. Ano yan, sugbo? Nemi? Ano yan, mami? Sugbo. Sugbo. Sugba. 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 Tula. Hilaw. Hilaw. Ayan. Pawis na pawis. Ayan. Thank you for watching.